Hello mga kanegosyo, welcome to Rose and Dave Channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Ate Rose ninyo, ang tindera ng bayan. Okay guys, so magandang hapon ulit sa inyo. Ang ngayon ay kararating lang ni Kuya Dave. Yan siya. Yan. Yan si Kuya Dave guys. Inutusan ko kasi si Kuya Dave na mamimili ng mga kunting ano lang, kunting grocery. Yung junk foods, dahil nga yung junk foods namin ay wala na ding laman, kalbo na po. Tingnan natin. Katulad ni Kuya Dave. Pakita ko sa inyo guys ha. Yan, ito yung lalagyan namin ng mga junk food. So, yung Nova namin is ito na lang ang natira. Apat. Tapos dito sa ilalim is, yan. Wala na. Dito sa ilalim, ito na lang din. Kunti na lang. Dito wala na. Yan. Dito is, yan. Wala na rin laman. Tapos dito sa taas is marami ng kulang. Tapos dito sa glass, is bakante na. Yan, bakante na yan siya. Ang ngayon kasi, aalis sana kami ni Kuya Dave. Sasama ako sa kanya para pumunta kami sa dito lang sa malapit na grocery sa amin. Kaya lang pala, ngayon pala ay Thursday. Hindi pala kami pwedeng pumasok doon dahil ang schedule sa amin dito is Wednesday and Saturday lang kami pwedeng lalabas. Kaya si Kuya Dave na lang inutusan ko dito lang sa paligid namin. Ipapakita ko sa inyo, i-haul ko yung mga nabili ni Kuya Dave na mga item. Kunti lang yun guys. Tapos inutusan ko din siya na bibili ng tinapay. Yun silang dalawa ni Kring o. Inutusan ko siya na bumili ng tinapay na cream bread dahil yung delivery ng tinapay dito sa amin ay hindi na siya nakapasok dito sa dyan siguro kasi galing Davao pa po yung bread ko. Yan, ito yung mga tinapay ni Kuya Dave na nabili. Yan, ito yung masarap na tinapay dito sa lugar namin guys. Rolly. So, ang kuha namin nito, kada isa is 48 pesos. So, benta namin is 55. So, may 70 kami. 7 pesos ang isa. Ang ano namin nito, kita namin. Yan, so, sandun pa. Ilan na binili mo, Kuya Dave? 10. 10 lang po yung binili ni Kuya Dave muna, guys. Kasi malapit lang man. Bibili na lang kami ulit. Kasi nga, pag ma-expire ito, hindi na namin siya pwedeng ibalik. Kaya bumili lang kami ng pakunti-kunti. Oo, hindi na siya pwedeng palitan. Ikatulad nung bread ko na tinapay namin dito, na kung ma-expire siya, pwede namin siyang palitan. Kaya ito lang muna 10 yung binili namin. Pero hindi lang man din ito yung binili ni Kuya Dave. Marami pa kaming mga item doon. Ipapakita ko sa inyo guys. At meron pa pala si Kuya Dave na nabili yung mga gummy pala guys. Diba na ano ko sa inyo na nabanggit ko sa inyo dati na nagpapadeliver kami sa Shopee. So, shout out kay GCH CDO. Tapos kita ko sa inyo guys ha. Akin na yung gummy pa. Wait lang. Yan. Ipapakita ko sa inyo guys yung nabili ni Kuya Dave na gummy. Shout out kay GCH CDO na nag-comment kasi sa amin dahil yan ito yung mga gummy na binabili ni Kuya Dave. Kasi nga guys, ito nga pala ay tinatawag nilang caterpillar. Caterpillar pala ito. Ito yung starfish. Starfish, yan. Hi, sir. Tapos guys, nag-comment doon si GCHCDO doon sa nung last video namin na about sa gummy nung nagpa-deliver kami sa Shopee. Nag-comment siya doon na sabi niya, Ate Rose, may mabilihan po kayo dito sa lugar ninyo, dito daw sa Jensen. Tapos, binigyan niya kami ng number doon sa outlet, guys. Kaya doon, pumunta si Kuya Dave doon sa outlet na sinabi ni GCHCDO sa amin. Pero yung price nito is same lang po siya sa binilhan namin dito sa lugar namin, 350 po. Kasi doon sa Shopee, ang kuha namin is 290. Oo, 290 yung kuha namin. Kaya lang, magbabayad pa kami ng shipping fee. Siguro 60 ang kada isa, 60 po ang additional niya. So, kung itotal natin, 350 pa rin po yung isa. At ang maganda dito guys, kung dito kami bibili is actual na makikita namin yung ano yung item. Pagdating na dito, yung ganito namin na itong ganito namin na nabili doon is ano kasi siya, nagdikit-dikit siya siguro sa pag shipping. Nagkapatong-patong pala, nagkapatong-patong siya. So, naano na siya, nagdikit. No, nahirapan kami pagdating dito, nahirapan kami na ihiwalay-hiwalay isa-isa dahil nagdikit. Pero,
Kung dito na kami bibili, guys, same lang rin doon sa total namin sa Shopee. Pero at least nakikita namin yung item na good siya. Wala, hindi siya nagdikit-dikit kasi nga actual kami dito talaga sa ano nila. Ano itong outlet. Oo, sa outlet nila, guys. Yan. So, meron na kami. Hindi pala gamis ang nandun. Marami pa rin silang mga snackers. Oo, marami pa rin Prada. Silang Prada. Kaya lang, ito lang muna yung pinabili kay Kuya Dave. Tapos, sasama na lang ako sa kanya next na lalabas kami. Kasi gusto kong ako mismo ang kukuha kung ano ang meron doon. Ayun, guys. Kasi maingay silang tatlo. Nag-ano sila kay Popoy. Kaya hinto muna ako. Tapos, yung mga pachichiria ni Kuya Dave na nabili ay ipapakita ko sa inyo. Kunti lang po yun, pangdagdag lang. Dahil mag-ano pa ako, kailangan ko pang mag-login doon sa Shopsuki. Pero pag ma-deliver yun, next day pa siguro. Kaya pansamantala muna siyang pinabili ko dito lang sa ano, wholesaler, dito lang sa malapit sa amin. Medyo mas diferensya na punti yung price niya. Medyo mahal na. Pero okay na lang din kaysa walang laman itong glass ko at saka yung lalagyan ko ng chichirya. So ngayon tingnan natin yung mga chichirya ni Kuya Dave. Ipakita ko sa inyo, guys, ha. Wait lang. Yan, excited kasi ako sa mga gami dahil meron na pala kaming mabilhan dito sa lugar namin kasi mabenta ito sa mga kabataan. Chichirya, dali-dali nyo dito kaya ipakita natin kung ano yung mga chichirya. Tapos i-display mo na lang, Kuya Dave. Yan, si Kuya. Buksan mo na, nak. Yan, dalawang ano lang yung mabili ni Kuya Dave. Yan, binuksan na ni Kring. At hindi lang siya kompleto dahil kulang-kulang din yung stocks nila. Ito lang yung napamili ko. Yan. Ayan. Okay, guys, habang wala pang bumibili ay maglipat muna ako ng mga gamis ko dito sa maliit na lalagyan ko. Itong mga gamis pala ay hindi siya pwedeng mainitan dahil pag mainitan po siya, guys, ay magdikit-dikit po siya. Ayan, guys, okay. Ito kasing mga gamis namin is 2.5 kilos, di ba? Marami siya. So, ang ginagawa ko, guys, maglagay lang ako ng kunti dito. Tapos, ito yung i-display ko. Yan. Punuin ko ito. Tapos, ilagay ko dito sa glass. Kasi nga, guys, itong mga gami ay bawal po siyang mainitan. Once po na mainitan ang gami, magdikit-dikit na po siya. Pag magdikit-dikit na po siya, ay mahirap na siyang tanggalin. Tapos, wala na, pangit na siya tingnan. Hindi na siya binibili ng mga bata dahil ang gusto ng mga kabataan ay yung isa-isa. Ayaw nila yung nakatumpok-tumpok na gami. Tapos, lugi na din tayo, guys, pag mainitan yung gami. So, ang ideya ko, kukuha lang ako ng pakunti-kunti dito at dito ko kukunin yung bumibili. Tapos, yung ibang gamit ko ay inilipat ko siya dito sa malalaking, yan o, malalaking transparent at ipapasok ko siya doon sa loob ng bahay na medyo malamig yung lugar, yung area, para hindi siya magdikit, guys. Yan. So, ang ginawa ko kasi noon, naglagay ako ng marami dyan sa harapan. Kaya lang, pag araw, dito nakaharap yung init. So,
Nung ibang gami ko doon ay nag-ano siya. So, nagdikit-dikit siya. So, hindi na. Kinain na lang ni Kuya Dave yung nagdikit na gami. Kaya, siyempre, ito, marami ito. Hindi katulad ng binibili ng ibang mga sari-sari store na ganito lang kalaki. Yung iba ay pabilog. So, itong sa amin kasi ay per kilo, marami siya. So, konti-konti na lang yung nilalagay ko doon sa ano, sa glass. Pagkatapos ay kukuha na naman ako ulit at ilalagay. Yung papalit-palit lang siya. Pag maubos, kuha na naman. Pag maubos, kuha na naman. Kung ma-permanent kasi siya na mainitan, tapos marami siya, tapos ilagay ko dyan lahat, ay masisira po pag na-expose talaga sa init. Kasi yan yung tips ko sa inyo sa mga gami. Okay, siguro ito lang yung update ko sa inyo ngayon. So, bago ako magtapos ay pakita ko muna sa inyo yung pagkatapos ko na itong malagay lahat. Ayan guys, ang bantayan lang kasi natin sa gami, pag bibili tayo, tingnan talaga natin na hindi siya nagdidikit-dikit. Ayan, oh, nagdikit siya. Pero okay lang kung isa-isa lang yung dumidikit. Ayan. Kaya yan yung ayaw ko sa online. Kasi nga, pagdating dito, hindi na natin pwedeng masauli. Kung makita natin, pagbukas natin na grabe yung dikit niya as in, parang nag-iisa na lang sila. Hindi na natin siya masauli. So, sayang pa yung kita natin. Dahil hindi na siya, mahirap na siyang ihiwalay-hiwalay. Masisira na yung form niya kung ano man yung binili natin na masisira na siya kasi nga nagdikit. Kaya iwasan siya na mainitan talaga. Okay, ayan na guys. Natapos ko na siyang nailagay sa malaki kong Tupperware. Tapos ilagay ko siya doon sa taas na hindi siya mainitan dahil bawal nga siyang mainitan. Meron pa akong natira dito. Yan. So, kukuha pa ako ng iba pang lalagyan. Yan. Dahil kailangan kasi nito guys ay ihiwalay-hiwalay na natin kasi hindi talaga natin siya maiwasan na may nagdidikit. So kailangan ilagay ko na siya dito sa Tupperware at yung mga nakadikit ay hiwalay ko na siya kasi pag may bumibili na mga kabataan, ready na siya, hindi na kailangan na saka pa natin siya ihiwalay. Kaya ang ginawa ko ngayon ito, hinihiwalay ko na siya isa-isa. So, ito lang muna ang update ko sa araw na ito guys. At maraming salamat sa mga nanonood. Sa mga nag-subscribe po sa channel namin at ang mga organic viewers namin na hindi makapag-comment pero palaging nanonood, ay nagpapasalamat po kami ni Kuya Dave na patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa amin. Thank you po ng marami. At bago ako magtapos din at bago ako aalis, ay isi-shoutout ko muna ang mga nag-join sa channel namin. Yan, sa mga nag-join, thank you din po ng marami sa inyo. At ito na sila guys!